Ika-26 ng Hulyo, Biyernes, ang paggunita kay San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ni Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mapapalad ang inyong mga mata na nakakakita at ang inyong mga tainga na nakakarinig. Sinasabi ko nga sa inyo na maraming propeta at mabubuting tao ang may gustong makita ang nakikita ninyo ngayon. Pero hindi nila nakita at marinig ang inyong naririnig, pero hindi nila narinig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mapapalad ang inyong mga mata na nakakakita at ang inyong mga tainga na nakakarinig. Nang magsimulang mangaral si Jesus at gumawa ng mga himala, marami ang mga sumunod sa kanya. Saan man siyang dako naroon, sa sinagoga man o templo, o sa pamilihang bayan o di kaya'y sa tabi ng dagat, dinudumog si Jesus ng maraming tao. Ang iba ay nagmimiron lamang, ngunit marami rin ang tunay na sumasampalataya sa kanya at dahil sa ipinakita niyang kapangyarihan, marami ang umasa na si Jesus ang magiging tagapagligtas ng bayang Israel laban sa mananakop na Romano. Alam ni Jesus na nabubulagan ang mga mata ng tao at kung gaano kapurol ang kanilang isip at dahil batid niyang hindi nakahanda ang taong bayan sa paghahari ng Diyos na nais niyang ipahayag, naglahad siya ng mga talinhaga. Iyon ang mga kwentong kinapapalooban ng hiwaga ng paghahari ng Diyos. Hindi man kaagad maunawaan iyon ng mga taong bayan, mananatili naman sa kanila ang mga kwento ng buhay at magiging maliwanag para sa lahat ang mga aral ng mga talinghagang ito sa paggabay ng Espiritu Santo. Ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kahulugan ng ilang talinhaga noong sila-sila na lamang ang magkakasama malayo sa karamihan ng mga tao. Tinawag ni Jesus ang mga alagad na pinagpala sapagkat nasa harapan nila ang katuparan ng mga inihula ng mga propeta at nakikilala nila si Jesus na mula sa Diyos. Pagsasagawa, masasabi mo bang pinagpala ka rin dahil nakilala mo si Jesus?